wala umanong epekto sa ilang mga naninigarilyo ang graphic health warnings na nakalagay sa mga pakete ng sigarilyo. Sa kabila ng pagtataas ng presyo ng mga sigarilyo sa bisa ng Sin Tax Law na ipinatupad noon hanggang sa paglalagay ng mga graphic health warnings sa mga pakete ng sigarilyo ay hindi natinag sa paninigarilyo ang ilan sa mga cigarette smokers. 40 taon na umanong naninigarilyo si Mang Maximo de la Fuente, ngunit walang anumang pagtaas ng presyo o larawan ang nakapagpahinto sa kanya sa paninigarilyo. Katwiran ni Mang Maximo, wala pa naman anya siyang nararamdamang sakit sa kanyang katawan, kaya hindi nito itinitigil ang kanyang bisyo. Eh, para sa akin, hindi nakaka-epekto kasi bisyo ko yung manigalyo eh. Eh kasi sa drawing lang yun, nakikita ko, pero hindi ko pa nakikita at nararanasan nangyayari eh. Kaya patuloy pa rin paninigalyo ko. Hindi rin naapektuhan ng mga graphic health warning upang tumigil na sa bisyo si Mang Ray na 30 taon nang naninigalyo. Ayon dito, umaabot lamang ng 8 stick ng sigarilyo ang kanyang nakukonsumo sa isang araw. At anya, kahit hindi naninigarilyo, ay nagkakasakit din naman ang tao. Eh kahit naman po hindi naninigarilyo, nagkakasakit din. Hirap naman si Mark Pineda nang itigil ang paninigarilyo kahit pa may hatid na banta sa kalusugan ang sigarilyo. Hindi rin po may iwasan manigarilyo. Kaya hirap din po iwasan eh. Nabawasan naman sa pagkonsumo ng sigarilyo si Mang Jun dahil sa takot na magkaroon ng sakit dulot ng paninigarilyo. Kung dati ay nakakaisang kaha ito ng sigarilyo sa isang araw, ngayon ay kalahating kaha na lamang umano ang kanyang nakukonsumo. Medyo. Kaya medyo nabawasan yung pagsisigarilyo. Dati isa, ngayon siguro mga kalahati. Takot ako magkasakit. Unti-unti iwasan, baka mawala, balang araw. Pagkain ng abukado ay maraming benepisyo. Isa na nga sa mga magandang epekto nito ay para sa mga tao na mayroong sakit sa atay at bato. Isisigaw sa report ni Majoy Villaflor. Majoy, isigaw mo. Isa sa mga sakit na matutulungan sa pagkain ng abukado ay ang sakit sa atay at bato dahil sa katas ng dahon nito na may magandang epekto. Ang abukado ay kilala dahil sa bunga nitong bilog at pahaba na kung saan kulay berde ang laman nito at kilalang kilala rin sa bilugan na buto na nasa loob ng bunga. Ayon sa isang pag-aaral, mabuti din ang katas ng abukado na pangontra sa pagkukumbulsyon at panginginig ng kalamnan. Nakatutulong din ang katas ng abukado upang mamente na ang level ng asukal sa katawan. Mabuti ding inumin ang katas ng dahon at buto ng abukado upang maging normal at pabagsakin ang mataas sa presyon ng dugo. Makatutulong din ang hilaw na bunga ng abukado upang mapaliit o mabawasan ang sakit na tumor dahil sa sustansya na makukuha dito. Maaari ring mapagaling ang sakit na dulot ng impeksyon sa bakterya sa katawan tulad ng tuberculosis dahil sa katas ng abukado. Gamitin at ipangmumog ang katas ng buto ng abukado at maaari ding isiksik ang piraso ng buto sa butas ng ngipin upang mabawasan ang pananakit nito. Para sa Balitang Unang Sigaw, Majoy Villaflor. Unang Sigaw.